What's up mga tropa peeps? Yan, welcome back to my channel. At eto po ay napavlog lang po ako ngayon kasi po gusto ko lang magpaalala sa mga kababayan po natin na uuwi sa Pilipinas. Ito po ay para po sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang bansa. O non-OFW ka man, o magbabakasyon ka na magbabalik Pilipinas na Pilipino, ito po ay isang napakahalagang paalala. Panoorin niyo po itong video na ito at meron po kayong madidinig dito na napaka-importanteng paalala. Tapos pagkatapos po niyan, saka po ulit ako magbibigay sa inyo ng paalala pa ulit. So, yun lang po. Again, good afternoon ladies and gentlemen, the flight deck captain. Just been informed that we offloaded about 8 passengers. And right now, we're trying to locate the baggages of the said passengers. They gave an estimate about 20 minutes for it to they can do this, and then we should be on our way. Again, I apologize for this delay and any inconvenience will cause you. Sit back and relax and then, for now. And we should be airport before 1 o'clock. Thank you for your attention. Sa 7-Eleven, meron dyan sa Ayan, so yun, update lang sa mga uuwi po. Importante ang face shield. Alam niyo po ba itong face shield na to? Binili po namin March pa lang, bumili na ako face shield sa Shopee. Napakamura lang nito. 3 ringgit lang yata to, 2 ringgit lang sa Shopee. Sa Shopee ko po ito binili. At napaka-importante po, kita nyo, 8 tao, 8 person ang hindi po nakasakay dahil walang patient. So yun po, narinig nyo naman po meron po akong kasabay sa aeroplano na 8 tao o 8 pasahero ng Philippine Airlines ang hindi po nakasakay sa aeroplano dahil nga po sila ay walang patient. Napaka-importante po ng face shield. Kahit ano pong klase ng face shield ay pwede. So, ito po, katulad po nito, ito po ay nabili ko sa Shopee. Ito po ay nabili ko ng sale sa Shopee. Nabili ko lang po ito ng nasa more or less mga 3 to 5 ringgit. Hindi ko na po matandaan kasi March ko pa po ito binili. At yan, katulad yan, may mga shade of blue, shade of green, may shade, merong plain o yung walang kulay. Yung ano lang siya, normal lang siya, yung transparent. Meron pong ganon. Meron din yung parang plastic lang. Lahat po ng klase ng face shield ay pwede po kung saan po kayo komportable. Basta ang importante po ay meron kayong face shield. Kasi nga po, kung wala pong face shield, ay hindi po talaga kayo makakasakay. Kasi yung face mask, natural na yan. Talagang meron na po kayo kaagad yan. Dahil ngayon po, anywhere, ang face mask po ay required ng kahit saang gobyerno. Let's say, maaaring sa ibang bansa, baka hindi na sila gumagamit ng face mask. Pero alam ko po na alam nyo naman na talagang kapag ikaw ay uuwi, kailangan mo ng face mask. Kaya huwag na huwag nyo pong kakalimutan ang face mask at yung face shield. At yan po, katulad po nyan, doon po sa nakaraang vlog ko, pinakisilip ko yung aking mga, yan, katulad yan, itong aking hotel na tinutuluyan. Napag-alaman ko po na hindi po pala lahat ng hotel o lahat ng OFW ay napupunta sa 5-star hotel. Meron pong iba na noong mga nakaraang buwan, sa sobrang dami po ng mga Pilipinong umuuwi, ay doon po sila napunta sa parang quarantine hotel na tent. Pero ang sabi, air condition naman daw yung tent na yon. Pero maliit lang daw po yung nakwarto at kumbaga yun yung nagsilbing quarantine facility para sa mga OFW na umuwi dahil baka nga po puno na rito sa Metro Manila, puno na rin siguro sa Tagaytay. So, naswerte lang po talaga ako dahil ito nga pong pag-uwi namin, ito katulad yan, sa 5-star hotel po tayo napunta. Meron naman po kaming kasabay napunta naman sa 4-star hotel, merong iba napunta sa 3-star hotel. So depende po
kung saan po may available na hotel. So hindi po katulad ko, hindi ko inaasahan na ganito po kagandang hotel ang mapupunta sa akin. So yung iba rin naman, hindi rin naman nila inaasahan na simpleng hotel lang ang kanilang matutunguhan. At yun, actually po, sa mga OFW po na umuwi, eh maswerte na rin po tayo na tayo po ay sinagot ng OWA ang ating hotel. Dahil nga po, kung hindi po sasagutin ng OWA ang ating hotel, katulad po nito, itong kwarto po na ito ay 3,500 isang buwan. Ay, isang linggo. Ay, isang araw. Sorry. 3,500 isang araw. So imagine niyo po yun, kung 10 days po or 14 days tayong maka-quarantine dito, napakalaking pera po nun. Depende nila kung may mga sale or merong mga discount. So katulad nun, yung ibang mga non-OFW po na nakasabay namin, eh nabalitaan ko na doon sila sa Sogo. Yung iba po nasa Sogo at yung iba nasa Red Planet or meron pang isa, yung Go Hotel. Yan, dyan sila mga napunta na... Alam naman natin na kumbaga hindi sila mga 5-star hotel. So talaga pong ang gobyerno po ni Tatay Digong ay pinapriority ang mga OFW na mabigyan ng magandang hotel pag sila'y umuwi at sila'y ma-quarantine. At hindi naman po kayo maiinip kasi nga po, katulad niyan, dalawa po ang TV. May TV dito. Yan, tapos may TV rin po dito at napakaganda po ng toilet. Talagang ano, talagang complete po ang amenities kasi nga po ito po ay 5-star hotel. Pero kung sakali man po na kayo po ay hindi mapunta sa 5-star hotel, eh hindi na rin po talo kasi nga po talagang napakalaking halaga po ang uubusin sa mga ganito pong quarantine. So yun lang naman po ang aking gustong iparating po sa inyo. At ako po ay, naku, pinadalan po ako ng isa nating nanay ng Jollibee. Ayan, Jollibee Chicken Joy yan, courtesy of Nanay Annie Katapat. Yan, kagabi nag-comment lang siya doon sa aking live at sabi niya papadalan niya ako ng pagkain. Eh heto na, naka-order na kaagad ng Chicken Joy. Yan. So yun, salamat po Nanay Annie Katapat. At meron pa tayong isang pagkain na paparating. I-reveal ko na lang siguro mamaya kung sakaling ako'y makapag-live. Wala pa po eh, hindi pa po nadadala. On the way pa lang po. So kapag dumating po yun, eh i-vlog din po natin. At ito po, katulad niyan, ito pong sa mga ano nga po pala, sa mga nasa quarantine hotel po, katulad po niyan, meron pong mga gantong Jollibee na pwede po kayong umorder through Foodpanda or GrabFood. Basta kailangan lang po ay mailagay po ang pangalan ng naka-quarantine na OFW at yung pong kanyang number, yan, yung room number po. Kailangan po nakalagay po, naka-indicate po yung room number. Tapos, ayan, katulad yan, ito, makaka-order po kayo lahat. Pwede nyong orderin kung ano po yung nasa menu ng Jollibee. At meron lang po siyang designated na oras. So, katulad po nun, may oras po na binibigay lang. Dito po sa amin, ang binigay po na oras ng aming house parent, OWA house parent, ay 10 to 12 ng umaga at 3 to 5 ng hapon. Yun lang po ang oras para mag-deliver po ng pagkain. Kaya yun po, sa mga ano po, sa mga o-order po ng pagkain, eh may oras po. At sa mga gusto pong magpadala ng pagkain para sa inyong mga kamag-anak na naka-quarantine, ay may oras po. Kaya sana po yun, sundin na lang po natin para po hindi po tayo maantala. At katulad niya, heto, meron pang burger ng Jollibee galing kay Nanay Annie Katapat. Thank you po sa inyong lahat. At yun lang po yung gusto kong ipaalala kasi nga po napakahalaga po ng face shield. Mahirap po yung kayo asang-asa na kayo makakauwi na tapos biglang maaantala dahil lang po sa isang bagay na nakalimutan nyo o hindi nyo nadala. Kaya po, bring all your documents, bring all your things, huwag nyo pong hayaang may makalimutan kayo. Maggumawa po kayo ng checklist at ang pinaka-importante nga po ay yung face shield at face mask. Yun po. Maraming salamat po. Bye-bye po. Marami pa po akong vlog na paparating. Thank you po. Mama Chup Chup. God bless us all. At eto na nga, mga tropa peeps, dumating na ang padala ng
Brown Squad Food Tarp. Ayan, shoutout kay Tol JC saka kay Delikado Uno. Ayan, ito po ang kanilang takoyaki. Naku po, na talaga naman. Ay, naku. Naku, amoy pa lang. Matatakam ka na talaga. Ayan po, pagkasarap-sarap. Yan ay, naku po, ay talagang first time ko pong makakakain ng Brown Squad Takoyaki. Naku, talaga namang ito naman po naman talaga ang aking mga pinagdarasal na makain pag-uwi ng Pilipinas. At ito po ang kanilang, ano ba? Ito, nag-order. Nagpadala din sila ng, ito, Hungarian. Parang gano'n, Hungarian or parang hot silog siya. Yan, at meron ding top silog. Ayan, alam na alam ni Tol JC kung ano ang gustong-gusto kong kainin. Ayan, top silog. Kaya, thank you po. Thank you sa Brown Squad Food Tarp at more blessings at more power sa inyong negosyo. Ayan, yan ang maganda, di ba mga tropa pips natin? Lumalaban ng pata sa buhay, nagne-negosyo, hindi nang bubudol. Ayan, thank you. At shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa Brown Squad Food Tarp. Kain lang kayo, suportahan natin ang mga naghahanap buhay na totoo. At yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mama chup-chup! Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, what's up mga tropa peeps? Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome po to my channel. At yan, welcome balik ulit kayo.